Sa gitna ng problema sa supply ng kuryente sa ating bansa, nakikilala ang bayan ng Pililia sa Rizal dahil sa windmills nitong kayang magbigay ng murang kuryente. Nakatutulong din daw ito sa turismo ng kanilang bayan. Si Tina Panganiban Perez on assignment. Sa paana ng mga bulubundukin, matatagpuan ang tinaguriang Greenfield Municipality ng Rizal, ang Pililia. Mayabong ang mga kawayan na ginagamit di lang sa kabuhayan, kundi inihahain din sa hapagkainan. Gaya na lang ng lumpiang Sariwa at Bicol Express na ito, nagawa sa bamboo shoots. Yun ang aming material na marami, so yun ang aming ginawa. Okay. It can grow from 0 year to 5 years. Tapos yung kanyang leaf fall ay super dami. Maski strong rain, hindi niya kayang madala yung soil. Hindi lang mga kawayan ang matayog sa Pililia. Dito rin makikita ang 27 windmills. May taas na aabot sa isang 33-story building. At kaya raw lumikha ng hanggang 150 gigawatt hours kada taon para sa mahigit 60,000 kabahayan. Dahil sa ating amihan at habagat, yan ang isang kalikasan na pwede nating gamitin. Malapit tayo sa pinakamalaking lugar ng pinakamalaming tao sa buong Luzon, no? Ang Metro Manila. Ibig sabihin, mas maraming gumagamit ng kuryente dito. So lahat ng kuryente ang ginagawa ng Pililia Rizal Wind Farm na nasasalukagan ng Metro Manila. Dahil libre ang hangin, posible raw ritong makatipid ng hanggang $140 million kada taon sa kuryente. Ngayon kasi 70% ng pinukukunan ng kuryente ng Pilipinas galing sa mga sinusunog na fossil fuel. Bukod sa limitado ang fossil fuels gaya ng krudo o langis, nakasasama rin daw ang mga ito sa kalikasan. Yung mga fossil fuel ay nakadumi yan. Yung usok ng coal, ng uling, yung krudo, pwedeng makasira ng dagat, tabing dagat. Binibili pa natin yan sa isang bansa. So para ba yung ating seguridad ng enerhiya nakataya sa ibang bansa. Kaya napaka-importanting develop natin yung sarili nating tinatawag na renewable resources. Ang mga windmill, unti-unti na rin nakikilala bilang tourism attraction dito sa Pililia. Ang ibang mga residente, natuwa dahil sa bagong oportunidad para sa trabaho. Malaki mong bagay ho yun. Nagpipicture taking po rito, tapos may bilip po ng mga ganyan, so biner. Gusto po namin makita po kasi ano, sabi doon po nila maganda po. Maganda talaga, sobrang maganda. Kaso nga medyo nakatakot pa. Pero ang ilang residente ng Pililia, tila nangangamba na posibleng makalbo ang kanilang bundok. Yung development that comes with tourism, of course, yung una yung mga food, no? Yun, dadating yun. Tapos, yung mga speculators nandiyan na because they expect tataas ang value ng lupa. Sana merong plan, merong master plan na hindi masisira yung lugar because this is a beautiful place. Para maiwasan naman ang paguho ng lupa, magtatanim daw ng iba't ibang halaman sa palibot ng windmill gamit ang organic soil. Pinibigyan namin pansin na yun yung compacting at para bang mga lalagyan ng mga nets at yung ano parang kanal para doon humugos yung tubig. Ginto kung ituring ang langis at krudo, kaya naman patuloy sa paghanap ng alternatibo ang mga tao sa araw man, hangin o lupa. Ako si Tina Panganiban Perez at ito ang aking assignment.